kanya ay nakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawiri. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisaan ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 33 na linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa, iba rin mong dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang ating intensyon para kay Father Fernando Carpio. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang malayo at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lunsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, balute at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghangad ni Antiochong Matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kailaliman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya
ng mga taga-roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umuurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita'y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangang walang kapantay na inilagay niya sa altar ng Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Natanang ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman niyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y iyong iligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan ang kahangahangang ginawa mo poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoong naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan, iyong mga hentil at mga balakyot, alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, ani nila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, magaling ang sagutin niyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Narito tayo sa Sabado na tinatawag na huling Sabado sapagkat ang kasunod na araw, bukas, ay magkaroon na po tayo ng katapusang linggo. Ito yung tinatawag na linggo ng Kristong Hari o Kristo Rey. At ngayon sa ating mga pagbasa, ito ay tungkol sa saysay o kahulugan ng buhay at kamatayan. Ang buhay, simple alam natin yon, yung gusto natin. Pero kinatakutan rin natin ang kamatayan. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat, unang aklat ni Makabeo, Kapitulo 6, 1 hanggang 13,
si Antiochus Epiphanes na napakalupit, napakakurakot, napakasama na pinuno ay nawala na sa kanyang kapangyarihan dahil ang kanyang kinakapitan ng mga hukbo ay natalo dahil sa galing ng mga Israelita sa kanilang pakipagdigma. At siya ay unti-unti na nagkaroon ng panghihina dahil dinidibdib niya, siniseryoso niya ang kanyang pagkatalo. Pag sabi pa natin, para bang siya ay nagkaroon na ng sakit ng puso. At siya ay namatay talaga. Wala sa kanyang bayan doon sa ibang lugar. Sapagkat iyon ang Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon ng buhay. At dapat ang bawat tunguhin sa buhay natin ay magkaroon ng pagpasigla sa buhay at pagsuporta sa tinatawag nating pagkabuhay muli o buhay na ganap at ikasiyasya. Na kung saan sinabi ng ating Panginoon, Banghelyo San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang maglanang buhay at ito'y ganap at ikasiyasya. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 20, Versikulo 27 hanggang 40, lumapit sa kanya ang mga Saduceo. Ano po itong mga Saduceo? Mayroon ka rin iba't ibang tinatawag nating mga grupo-grupo o mga tinatawag na mga pangpolitikang mga organisasyon na may iba't ibang tawag gaya ng Saduceo, gaya ng Escriba, gaya ng Pariseo, gaya ng mga Essens, mga Silutis, mga Iskariote at iba pa. At itong mga grupo na ito ay may kanya-kanyang tinatawag na pag-iisip. Itong mga Saduceo, dahil sila ay may makapangyarihang may lupa, mga landlords, ang akala nila sila ay pinagpala ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod sa Torah. Ang Torah ay tungkol sa kautusan ng Diyos. At dahil doon, ang lahat ng mga mahirap ay tinuturing nila na pinarosahan ng Diyos. Kaya hindi sila naniwala ng pagkabuhay muli. Pero itong mga Pariseo at mga Eskriba ay naniwala ng pagkabuhay muli. At ang pagkabuhay muli ay tinuturo rin ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, dito sa mundong ibabaw, nagkaroon lang tayo ng pansamantala na paglalakbay. Ngunit ang tunay na buhay ay pagkatapos nung tayo'y humayo na at naroon na sa kabilang buhay, doon magsimula ang buhay na walang hanggan. Itong Saduceo nagbigay ng kwento. At itong kwento ay ang kwento tungkol sa isang babae na napangasawa niya ang 7 magkakapatid na lalaki. Dahil ayon pa sa tinatawag na Liberate Law o batas ng Liberita na mabasa natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 25, Versikulo 5 hanggang 6. Ang isang biyuda kapag walang anak, dapat ang kasunod na kapatid na lalaki ay siyang magiging asawa nito upang magkaroon ng ugnayan at ang unang anak nila ay para sa namatay na kapatid na lalaki. Ang kwento dito, 7 ang napangasawa ng babae at wala ni isang anak sa kanila. At tinatanong pa sa pagkaroon ng pagkabuhay muli, sino ang magiging asawa ng balo? Ito'y ginawa ng Saduceo upang sana ipahiya ang ating Panginoon. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, una, na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi sa mga patay. Na ibig sabihin, hindi niya alam ang tungkol sa Diyos. At dahil hindi niya alam ang tungkol sa Diyos, hindi rin niya alam ang kapangyarihan ng Diyos.
Kaya hindi siya pwedeng magsabi na ang Diyos ay pinahayaan na itong tao na mamatay ay ganyan. Pangalawa, ang tungkol sa yung kaugalian, isang kaugalian lang tinatawag na Levirate Law, na kung saan ang balo ay dapat ang mga asawa dito ay ang kapatid upang magkaroon ng ugnayan at mana sa pamilya. Sinasabi ng ating Panginoon, ang pagpunta o paghayo sa kabilang buhay ay iba kaysa buhay dito sa mundo. Dito sa mundo, sinusunod natin ang pagkaroon ng pamilya. Pero sa kabilang buhay ay dahil puro na espiritu, pure spirit na, at pure spirit na hindi na pwedeng magkaroon ng asawa dahil parehas na sila sa mga anghel. At hindi lang yon, ang mga sa kabilang buhay na, sila'y tinuturing na mga anak ng Diyos, kaya hindi na mag-asawa. Kaya itong dalawang sagot ng ating Panginoon ay tumpak na kung saan hindi na makaimik itong Saduceo, kaya ang mga iskriba na naniwala tungkol sa pagkabuhay muli ay sinasabi, Guro, sinasabi niya, magaling ang sagot ninyo. Napakagaling ang ating Panginoon at sinasabi niya na itong mga paniwala ng mga tao dito sa mundo na kapag ka sila ay nagkaroon ng karangian sa buhay, parang nasa langit na sila at hindi na sila maniwala na mayroong kabilang buhay at mayroong katarungan. Kaya kung minsan kanila pong ginagawa ang mga karamaldumal na pangungurakot, pagsasamantala at paggawa ng kasamaan upang sila yayaman, upang sila maging makapangirihan, upang makontrol nila ang mga tao, lalo tigit na ang mga dukha, mga mahirap at nang nasa laylayan ng lipunan. Hindi nila tinitingnan na ang Diyos ay Diyos ng katarungan at Diyos ng buhay. At dahil Diyos ng katarungan, ang ginagawa ng ating Panginoon kay Antioco Epiphanes, napakakapangyarihan na pinuno na hari ng Babylonia, walang nagawa si Haring Antioco, siya'y mamatay na mawalan ng kapangyarihan. Gaya ng lahat ng mga naniniwala, ng ibang paniniwala na walang kabilang buhay, ay hindi magkaroon ng kahulugan at saysay ang lahat ng kanilang pagsisikap at ang lahat ng kanilang pagkaroon ng ugnayan set isa at ang pagkaroon ng buhay na tinatawag na chesed. Chesed, isang buhay na makatarungan, isang buhay na may pag-ibig, isang buhay na nasa ugnayan ng kapatiran na nagtutulungan at nang malasakit sa isa't isa. Dito sa ating mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo, ang Diyos ay Diyos ng hindi lang buhay, buhay na ganap at ikasyasya. At dahil siya ay Diyos ng buhay, dapat ang buhay natin ngayon, hanapin rin natin ang saysay at kabuluhan sa ating pakipag-ugnayang malaliman sa Diyos, sa ating paggawa ng mabuti at pagsabuhay ng may mabuting kalooban at may mabuting ugali. Pakisabi sa katabi mo, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos at dahil dito, ang buhay natin ay may kabuluhan. At dahil sa may kabuluhan ang buhay natin, ang ating pong Isus Nazareno nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay bibigyan ng buhay na ganap at ikasyasya dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Ang pinakapunot dulo, ang pag-ibig, ang siyang tunay na nag-ugnay sa atin, sa Diyos, at magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasyasya. Kung tayo namumuhay sa una sa lahat, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa, yan ang pagmamahal ng ating sarili, tayo'y naugnay sa Diyos, may pag-asa ang ating buhay, may kabuluhan ang buhay, sapagkat hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa hangal na pag-alinlangan at pagdududa sapagkat nanalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Atin pong itutugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ng Panginoon ang buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway patagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na mga buhay, bigyan naman kami ng Eukaristiyang ito ng paghangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Ngayon namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna. Manalangin niyo, Patido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ganang loob mo sa ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparento na yung marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag, kahit ito'y walang anumang miradagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nakikinabang kami rin yung pinakihirapan sa pagitan ng anak namin na mahal. Kahit isa namang helsisi awit ng papuri sa humpay sa kalangitan.
kasulatan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin lalakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiyari sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanggalan ang katawan ni Kristo sa buhay mo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sa at kaligtasan, o ikay
Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na iwat ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing aming hiram na buhay. Kung ka ba ang lupo kaming nanalangin at kami ng makaawang kaludan po ang mga kaluluwa sa mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong kiling. Alisin mo ang anumang karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan ka rin man igawan na may kapal sa imaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Kapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia. Yun pong wala pang Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available po ito at 130 pesos po bawat libro. Salamat po sa lahat din na manakiisa sa atin sa bitan ng live streaming sa bitbang social media platform at cross-posting sa bitbang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo na po yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon at nakiisa ngayon sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod at lahat na nakiisa sa ating banal na misa. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Dahil sa Kanyang pag-ibig, tayo'y binibigyan niya ng buhay na ganap at ikasyasya. Ngayon na po ang kusbas. Mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagmasan ang cross ng walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinangin ang kanan, nagsusama mo sa imakamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan mo ang mga karamdaman. Sa pamagitan ng bilisyon nito na may maalan ng pangako ng sa binyag na ikaw, niibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.